Hello mga ka-Less Rock. Nandito tayo ngayon sa Marabundon, Cavite para balikan bahay na kung saan nilitis si Gat Andres Bonifacio at hinatulan siya ng kamatayan dito kasama ng kanyang kapatid na si Procopio. So ito, paggunita po natin sa kaarawan ni Gat Andres Bonifacio sa 160th kaarawan niya na sa kanyang pagsilang. So halina kayo't balikan natin yung bahay na to. Actually, na-vlog ko na to mga ka-Less Rock. So babalikan ko lang po para sa paggunita sa ating supremo ng Katipunan, Andres Bonifacio. So samahan niyo po kami mga ka-Less Rock. My name is Lester and welcome to my vlog. So nandito na ngayon tayo mga ka-Less Rock sa arko ng Marabundon. So ayan. So mapapansin niyo mga ka-Less Rock, one way lang po 'yan, no. So ayan. Meron pa po dito ang isang ancestral house. Ayan. Ancestral house. So malapit po siya dito sa bahay na kung saan pinaglitisan sa ating ating bayani na si Gat Andres Bonifacio. So paggunita po kasi to sa 160th ng pagkasilang sa ating supremo ng Katipunan kay Gat Andres Bonifacio. So tingnan muna natin yung historical marker niya mga ka-Less Rock. Actually na-vlog ko na to eh. Medyo mataas na yung mga damo. Ayan. Bahay na pinaglitisan kay Andres Bonifacio. Ayan. Pabasa na lang po. Grabe no. Yung bahay 1889, pero yung mga haligi buo pa rin. So ayan po yung pinaka pre-admission po siya. So pasukin natin mga ka-Less Rock. Rin pa kasi po yung bahay kung saan nilitis po yung magkapatid na Procopio at Andres Bonifacio. At itong mismong pagdanan na to mga ka-Less Rock, nilakaran pa po ng supremo to. Diba? Matindi no? So binalikan po natin ito mga ka-Less Rock kasi bibigay pugay sa ating pambansa o ating bayani na si Gat Andres Bonifacio, ang supremo ng Katipunan. Diba? Yung pagtanan na ito, nilakaran pa ng
Supremo si Andres Bonifacio. Vlog ko na po ito mga kalesrak nung January, yung nag-i-start pa lang po ako mag-vlog. Binalikan lang po natin mga kalesrak kasi sabi ko nga po eh, malapit na po ang kaarawan ni God Andres Bonifacio. So itong bahay na to, dito po siya hinatulan ng kamatayan. Isang araw lang po mga kalesrak, araw lang yung paglilitis sa kanya kasama ang kanyang kapatid na si Procopio. Paalam sa iyo, masarap magmahal, may-ari ng puso ko. Gregoria de Jesus. Siguro ito isulat ni Gregoria de Jesus sa kanyang itong kwarto na to mga kalesa. Dito siya hinatulan ng kamatayan. Si Oyanda ang tanging kinuhanan sa resal na konseho de guerra. Ang testimonya ng ibang mga testigo ay kinuha ng konseho bago ang araw ng pagkilis. Akusasyon ng larang pagpapay kay Batina. Sa bayan ng San Francisco de Malabon, isinabi sa amin ni Dilong Andres na masama ang pagpilo sa kapitid at hindi mo kami pumalang sa amin. Hey, sorry. Nagsalitabing siya na siya may kapangyarihan at dapat kong ilalim si Kapitan Emilio sa kanya at kung hindi ay ipapapatay nito. Pagkatapos, binigyan niya ako ng 10 piso. Binigyan niya ako ng 10 piso bilang kabayaran upang patayin si Kapitan Emilio. Pinalaman din niya akong bibigyan ng lahat ng pangangailangan ko o namang oras. Sundin ko lamang ang kanyang lutos. Hindi ko kailan panggilaong sa pagtarong yan para patayin ang inyong presidente. Sinubunan na tinuruha mabuti ang si Pedro Rivon upang palitaw ang inutusan siya ni Andres na patayin silang lahat. Pinangakuan siya na kaligtasan kung kaya pinahin siya pagkatapos na mga bigay ng testimony. Si Andres sa sana pagpaplano ng pagpapatansin sa pamahalaan ng hihimagsik. Pwede ka ba pinapakita ng mga testimony ng mga testigo na nagsil sa pamahalaan si Andres? Sa mga pinapakita ng sekwento ng mga testigo na sa pagpapalaan sa plano ng pagpapatansin sa pamahalaan ang isa na rin makakita si Pato. So 23, 1897. Maraming nagsasabi mga kalesrak na ang God Andres Bonifacio daw ang unang pangulo ng Pilipinas. Siyempre mga panapananaw po natin yan mga kalesrak, hindi natin yan makababalik. Thank you.
binuksan ko na sa barkya. Itong mga haligi, mga kalesra, kagandahan dito. Buo po. Pasyalan nyo to, mga kalesra. Sobrang marami po kayong makukuwang impormasyon regarding po kay Bonifacio. Kung saan siya natulan ng kamatayan. So, dalawang silid lang siya, mga kalesrak, no? Tibay nung ano, mga haliging ginamit ang Katipunan sa Cavite. Meron ditong mga ano eh, yung mga sandatang ginamit. Mas na ginamit ng Katipunan. So, ito lang mismo yung pinakabahay, mga kalesrak, no? Wala naman masyadong kasaysayan tong bahay na to. Ang kasaysayan niya lang po, yun nga po, hinatulan ng kamatayan si Andres Bonifacio sa bahay na to. At ang kanyang kapatid na si Procopio. So, sabi ko nga po, na-vlog ko na po to ng nakaraan na nagsisimula pa lang tayo. At ang kagandahan po, paggunita po sa kaarawan ng Supremo na si Andres Bonifacio. So, bababa na po tayo. Nakita niyo po yung hagdanan. Original po yan, mga kalesrap. Nilakaran pa po yan ng ating Supremo na si Andres Bonifacio. Ito yung pinakalikod, mga kalesra ko. Grabe, no? 1800s po yung bahay. So, pa-support naman kami, mga kalesra. Pamanat kasaysayan. Pa-subscribe naman po kami.